Jinx, alam ko may 10 weeks sa kanya regarding sa missile niya and yung rocket speed. And yun nga, sa yung Irelia? Pati, oh, I mean Jinx. Yung Jinx. Okay, na nagbago din yung ano decaying level ni Pau. Yung ano niya, yung rocket niya, mas mabagal. Yun yung nangyari, mas mabagal. Kaya yun yung medyo nagulat lang din ako kasi we are seeing a Jinx right now instead of, you know, opting into Caitlyn or Ezreal, di ba? Kung nawala yung Lucian mo, pick Ezreal. Yun yung sabi sa Reddit ngayon eh. Pero kasi nga, sobrang ano, skiller si Lucian, which is closely, mapupunta dun is si Ezreal. Next candidate for that one. So, right now then, kinuha ni ZXC would be an Azir. Azir Victor, we've seen that matchup ever since. Kahit pa way back in 2015, kahit pa ng mga series before bumasok tayo sa 6.12 patch, mage overhaul na patch. Ang pinagtataka ko dito, successful naman kay ZXC si Lissandra and the first pick ng Victor. So it means na if ever dapat na you can go back on your Lissandra with that Frozen Tomb and everything and the roaming, well, sana I was expecting Alessandro on him. So you're playing Irelia, Eliza. Yeah. Irelia, Eliza. Ano? Anyway. Pero anong lane nilalaro mo? Top. Top talaga. Yep. Then abusing the meta. Pero nung mga time na yun, nilalaro ko na talaga siya si Irelia kahit hindi pa bagong like binuff siya whatsoever. Talagang favorite champion ko na siya with regards. And yun nga, pag minsan pag sobrang kunat niya talaga, sobrang defeatable din siya minsan. Pag sobrang nasa platinum ka, diba? Oh. Yung barkada mo na nasa opisina na nasa silver ngayon. Shoutout ka pala, Irina. Hi, Irina. Ay, grabe, Irina. Grabe yun. Grabe. Tinatrash talk ka. Nawala na si Kate. I mean, nag-tournament, nagpo-point blank ngayon si Kate. Pero, ayan, ladies and gentlemen, you are seeing the compositions here. Kanina pa kami breakdown sa larong ito. Sa inyo, sa mga viewers natin dyan sa Twitch chat, what are your insights, palagay nyo, dito sa dalawang compositions na to? Sobrang halaga na ng bawat move, ng bawat matter, ng bawat numbers, ng bawat picks, ng bawat decision na meron sa laro na to. Do or die situation na to. Yeah. So guys, sa mga nanonood ngayon, comment down lang naman insights kung nyo. Insights nyo kung sino ba ang gusto nyong manalo, kung ano ang itsura ng mga picks nila, win conditions nila, anong kailangan nilang gawin, ano sino yung mas lamang. Alam ko merong ngayong masasabi mga summoners, mga viewers natin, so do tell us. Nakikita ni Manjin yan. Si Manjin nanonood ngayon, nagchichill-chill na lang. So kung gusto nyo po isang trash to kayo yan, kausapin nyo na po siya sa chat. Kanina nagbabasa akong chat, mukhang maraming gusto man trash talk sa kanya. Imagine yan. Shots fired. So, yun nga. Going into that game, gusto ko malaman yung prediction nyo. At this very last moment, gusto ko malaman yung stand nyo. IPT. Showcasing of those two teams. Okay. So IPT pa din ako. Please, IPT. Grabe na ang balimbing ko. Parang gobyerno. Kaya pa ako nag-wish yung IPT. Parang umuwi na tayo. Pero sige, now that they've laid it out para sa atin, I'll stick to my vote bago nag-start itong ating stream. I'll go for Infuse. Pa din. For the reverse wheel. Alam mo yun, Cavs, this week nga, ang daming mga, alam mo yun, dapat talo na by on paper. Talaga naniniwala ka din sa mga comeback thrill ngayon. Man. Pero man, guys, feeling ko talaga Imperium kasi pinagdasal ko talaga to kagabi pa, actually. Ayun naman pala. Winter is coming. Talagang pinupush niya talaga yung mga mga balikan around, eh. Buti nga yung mga yun, balikan eh. Ay nako, grabe. Wag na natin pag-usapan yan, pero sino lang yung pinipili mo manalo? Ako still, lalo na sa draft ngayon, mas nakita kong seryoso na talaga is IPT. And parang hindi, ano, parang sa tingin mo ba pinagbigyan lang nila yung Infuse kanina? Yun nga eh. Hindi naman. Naniniwala ako na talagang yung Infuse, talagang they really put up a really good game for. Sobrang good na sobrang game for good game na yun. Kasi kanina nga, gaya nga nasabi ko, sobrang nakita natin sa statistics na pinakita natin yung mga profile ng bawat lane. Diba? Talagang lamang ang IPT. Pero kita-kita naman natin, parang, kumbaga, MMR or rank is just a number. Yeah. I was really wondering what's with the Serrat pick kanina. Pero ito ngayon, Infuse, gumaad mo talaga ibang members nila. Wait. Yung mid lane, even si Hechizo. Hechizo naman talaga. JRM, it's gonna be a big mystery for everyone now that their comfort champions has been removed from them. Guys, welcome to the Summoner's Rift. Ito na, simula na ng game 5 natin. And this would be the do or die situation. And magkakaalaman na kung sino ba ang papasok sa ating grand finals. Ang kalaban nila ay ang... Siyempre yan, ang Infuse on the top lane. You can see Gertrude on that. Irelia on the jungle. You can see Infuse, Hechizo on that right. Xai on the mid lane, the Emperor ZXC, and on the AD carry marksman JRM on his Jinx.
For the support, that will be Nami on a kill. And on the red side, you have in the top lane, JLC on that Shen. Jungle Suez on that Elise. In the mid lane, it's gonna be Light on that Victor. And for the bottom duo, it's gonna be Hate. With a 3 for an E, a 4 for an A on that Ashe ADC. And Boy Sanity on that Braum support. So yun nga, both teams are really going into the defensive. No aggression. Pero yun nga, nagustuhan ko to ha, yung takeaway nila sa Braum. Kasi yung proc ng Q ni Ashe. Yes, Rangers focus. Kaya I think mas okay to. And of course, being successful on that Shen, he opted to go back. Kaya feeling ko talaga they can take away this game kasi they are going back talaga on their roots or comfort picks. Considering the hit rate, mas okay yung Ashe sa Lucian para ma-proc mo yung concussive blows. Pero considering the hit, kaya formidable yung Braum Lucian combo because of the relentless pursuit plus the Lucian passing. Yeah, yun naman talaga yung nagbibigay dun. And if you can start the fight naman with a good Winter's Bite, pwede mo i-proc agad yun dahil nga dun sa kit. Yun nga, sinabi mo, kit ni Lucian. Uh-huh. Hindi ka tulad dito may Ashe na maghihintay pa siya ng 5 auto-attacks before he can cast the, or she can cast the Ranger's Focus. Yeah, yan. 2 minutes into the game, everyone is just playing up very standard. I would guess that the first gank, considering that they have very few options to peel and to dash out, would be on the mid lane. Makikita rin natin pero yung mga junglers natin na Smiron. Yun nga, gaya nga sabi mo. Pero anyways, itong sa bottom side natin or sa wall natin, medyo pinag-ano nila eh, pinipressure nila dito ang blue side o ang infused. Yes. Kita naman natin si Braum just throwing away that, of Winter's course, Bite, yung pina. Tinotrow lang ngayon ang tinotrow and si Ashe, same as Braum din. Talagang pinipressure nila dito ang blue side. Oo. Para makalamang sila, of course. Well, what happened on that one? Nakita mo yun? Oo, naman talaga. Nakita mo yun? Oo. Namatay si Echizo sa red side dyan, yeah, sa red bramble back. Medyo nakagulat. Oo, so, ano ba to? Like, every number is very crucial over this one. And that death by Hedges on the red side jungle, madi-delay siya. Yes, will be delayed. Opens up Suez to gank Elise, to gank using Elise on the top lane. Yes, hindi lang yun. You have the information kung saan na magsisimula yung jungling path nito ni Hedges. So, you can predict mostly kung saan siya dadaan or saan magsisimula yung gank. And of course, right now, Light being aggressive on that creator Victor on the mid lane. Ito, Alisa, playing Irelia. Do you start with the, ano? Yung corrupting potion pa rin? Sometimes, depends eh. Kasi, so ngayon, para sa akin, ang Irelia kasi, actually, hindi ko pa siya nalalaro sa recent patch, pero for me, pag early game kasi, medyo talagang passive yung gameplay ni Irelia. Uh-huh. Talagang stay put lang siya hanggang makapag-farm siya, hanggang makarating siya ng level 6. And with that, pag nakaabot siya sa level 6, dun pa lang siya magiging productive. Oh, all that thunder superfluous blood coming in dude. The mid lane flashes in si Suez dito, but didn't connect, but JLC is on the advance. And even with a knockup, it's gonna be Suez securing the kill onto his enemy. That's jungle. A very fast 2-1 situation. Grabe ang bilis ng pangyayari. Talagang mainit ang laban ngayon para sa Infused Esports and of course, Imperium Pro Team. And a very good call nga. Akala ko ma-hold behind si Hechizo. Pero the first kill or the first gank, he pulled the trigger and a very good call, of course, coming from Infused. Yeah, as you can see, ladies and gentlemen, that Suez after a successful gank over the mid lane, taking up a position here. Pero the bottom lane. Ikaw, Aliza, question lang. How do you handle the matchup at Irelia versus Shen? Kung Shen ang katapat mo. Same pa din eh. Passive pa rin ako hanggang talagang maka-ipot talaga ako eh. So, I won't be aggressive force, eh. Rushing Trinity? Siguro, yeah. Probably. Pero yun nga, ganyan sabi ko, passive play lang talaga ako as always. Safe play, syempre. Kung sila ngayon nandito sa sitwasyon na to, mas safe play dapat gawin nila dahil sobrang crucial kapag sila yung, kung nga rin, talagang lumamang yung kabilang team, di ba? Yeah. Sobrang crucial, especially with the top. Yeah, and you would want the scaling, di ba? Makuha yung scaling ni Irelia. Of course. Kasi pag nakarating ka talaga sa late game, even talaga. Talagang malakas si Irelia when it comes to late game. Gaya na sabi mo, binuff siya, so siguro mas malakas talaga siya. Most probably, mas malakas siya yung ngayon. Yung Trinity Force, yung kung item yung binuff. Talaga. Yung item, yung core item ni Irelia yung binuff. Oo. And it now works so well. So, yun yung malaking tanong. If Gertrude... Kung yung paggamit niya nito is in the right way, yung nasa right path, yung nasa tamang daan siya, siguro maganda ang kalalabasan para sa Infuse and magiging possible na getaway nila yan para sa 3-2. Yes, everyone's mirroring here. You are seeing into the mid lane. Makikita natin that both of the mid laners are holding double Doran's ring whereas
ZXC is going to rush in that Stinger. Nakikita natin na dinelay ni Victor yung kanyang ano, yung kanyang one. Itong yes, ano niya, core, yeah, next core. Oh. Pero hold that on. There's a full on engage here over the bottom lane. Ranger's ooh, focus gets activated. It's now on cooldown. Volley into the bottom duo dito ng Infuse Esports Poisonity, giving the proper and really nice protection to his ADC hit. And yun nga, it, going back into this Aurelia, alam ko nagkaroon siya ng buff. Pero oh, that's nice, look at that. Yeah, Transcendent Blades, meron pa proc dito, pero yung CC is out there, probably not casting anymore as it will be of no use to the tankiness na meron ng Shen JLC. Grabe yes, talaga. But it comes to top lane, talaga, syempre, favorite favorite champion eh. Gusto ko talaga siya pag-usapan. Pero minsan talaga, nagamit ka, gaya ng Nature Shoot, nagamit oh, niya yung kanyang stun. Yeah, hold. Nung pumasok si Shen. Anyways, ito na sa mid lane. In the mid lane, you are seeing Shen teleporting onto light. Even though JLC is going up so low, that provides enough protection to sustain and survive or make light survive on that gang. And it was a good call for, ano, for our ninja Shen JLC using his ult. Kasi alam naman natin na pag mas slower si Aurelia, di ba, doon lang lumalabas yung stun. So he was confident enough to use it kasi slow lang naman yung magpo-proc. Winter's Bind didn't connect it over that one. It's gonna be Flame Chompers on top of that Aqua Prison. Poisonity racing up high into the ground. Nakikita natin that JRM is winning the trail against him. Hate is yet to activate that Ranger's focus. Ayan, yes, so steady-steady lamang tayo dito sa ating laro. At makikita natin the next Drake would gonna be a Mountain Drake. Poisonity diving all in. As Edge is so close na gamit. Prey Seeker tayo dito mga kaibigan. At makikita nyo that the Zap has been laid down. Slow on the support though. Hate in the front line. He knows that they can advance Flame Chompers to peel off this bottom duo. And it's gonna be a, you know, na-prevent yung gank dito ni Edge so. Yep. And gaya nga na sabi mo, muntik na yun eh. Kung tama lang ipasok nila, supposedly si Rek'Sai talaga, maganda ang pasok nila. Yeah. But, of course, na-slow siya ng Ashe. Kung nakapollow up, tsaka yung Nami, yung Aqua Prison niya, naka-cooldown kasi. Nung pumasok si Edgiso, so hindi naka-follow up ng so, maayos. Pero yeah, on the top lane, wala pa naman. Chill mode lang. Medyo lamang dito ang Shen, of course. With oh, that, Elise, oh come my here. God. The stun. Oh no. Elise, okay, repelling pa in. Siya. Pwede oh, pa. Okay pa. Chillax mode lang naman. Ito, sapol, the words, sapol. The words lang. And everything nice. Yes, steady-steady lamang tayo dito at makikita nyo na Gertrude probably trying to scout out the Elise. Pero Hechizo probably will not invest any time now over the top lane. Rotating, remove that Reef Herald, put some safety for the top lane for Shen. And you can see Suez, there's gonna be a ping though over the mid lane as Suez is like hovering over the left side nearest to the mid lane. And yeah, so nakita kasi nga nung Morse Gertrude kung nasaan ang galing si Suez, so much better if, you know, si ZXC is lumayo muna on that part. Yeah. And 9 minutes into the game has taken a steady, steady, steady pace. Steady lang. Oh, dito sa ating laro. Kanina, 10 minutes into the game pa lang. So oh, bakbakan na, di ba? Grabe yun, parang war ko war eh. Oh, ngayon, yung gear nagaganap sa kanilang mga safe isipan. Safe mode sila kasi last game na to. Last game na to, man. Last game na talaga to. Wala nang bawian. Kumbaga, kung magkamali sila, magkakamal sila, and magiging probable cause yun, parang pagkatalo nila. Anyways, pasalamatan natin ang ating sponsors, GG yes, Network TV Gigabyte. Of course, we have ViewSonic and Greena. At syempre, Mineski Infinity at Secret Shop. Maraming maraming salamat po. And of course sa inyo, mga viewers na, mga summoners natin. Pero all that thought, Rek'Sai Flash. No, going all in. Turtle close the gap with the Blade Surge. Transcendent Blade, it gets activated over the bottom lane. Poisonity falling to the trap of that Flame Chompers. Pero still again, 9 minutes 47 seconds, wala pa rin mamamatay sa Summoner's Reef. Grabe. Mas baliktad na ngayon yung nangyayari. Parang kanina, si Emperor anong bubuli kay Creator ngayon. Yep. Si Creator naman ngayon anong bubuli. So, at makikita natin na itong larong to, parang mindset ng mga pro players when they enter the match, lalo pa kung nagiging crucial, pag nasa bandang last round ka na, you're leaning more to commit less and less mistakes. Yep. Parang pabawasan, pauntian ng mistakes sa larong to. Kaya steady-steady lamang, 10 minutes into the game, another 10 minutes at lalabas na yung ating Baron buff. And no dragon yet. Wala pang dragon yeah, na nababasag, na, wala pang tori na nababasag. Of course, nakikita pa rin natin ang dragon ngayon is Mountain Drake na medyo mag-benefit siya in the hands of Jinx. Of course, proking up the attack speed of Pow Pow plus that Mountain Drake buff, malaking bagay yun. Yeah, could see Victor though completing the Mark II of his Hextech Core. And so medyo nag-level up na ang kanyang Iron Man suit. And on the bot lane, we can see movements from
Suez. Yeah, Death Ray. Pero Nami and Rek'Sai going down. Pero may ano dun eh. Oh! Ang heal! Receiving the Kakuasi Blows all in dito! Enchanted Crystal Arrow na magagaling kay Hate. You are seeing a kill gun getting killed onto Hedge Zone. Now Kakuasi Blows, forward stack mula sa likod. Free hit si Hate for sa flash out mula kay Hedge Zone. Receiving that Ignite. Kukun connected onto JRM and Suez goes for the tower dive. Hate's doing the work onto JXC. JXC tries to respond na ma-protect na nagagaling. Wow. Get boy sanity. Wow. This is crazy. But a volley in na magagaling mula kay Hate, ladies and gentlemen. That bottom lane tower dive engage on 3-4-0 exchange Imperium Pro Team. Grabe. Ito yung nakita natin sa game 2 kung paano nila ginajuggle ng bot lane turret. Wow. Wala silang nagawa doon. Oh, man. And wala talaga silang choice kasi kita talaga sila going to the bot lane, lalo na na nakuha nila yung that moving. Anong tawag doon? Scuttle. Yun. Nakuha nila yun. Yung ward na yun. Scuttler so, wala silang silang choice kundi makita talaga sila doon. Plus the bait in. Talaga nakita mo, pumwesto muna sila bago mag-all in. Pumlano muna tapos 3, 2, 1, sila. Go! Ganun sila, pareha sila, may plano. Pero it seems that Imperium Pro Team has the mechanical skill to outplay Infuse Esports. Grabe ah, yung buhay natin po yung sanity dun. Ilan yung sinalo niya and nakabalik pa siya at na-heal pa siya. Yun nga eh. Nabuhay pa siya. From, my friend. Kahit pinasok na siya ni ZXC. So sobrang wala silang magawa, nag-stay na lang sila sa turret dun at umasa na lang sila sa damage, of course, damage ng turret yeah. Hanggang maubos talaga. Pero wala eh, wala talaga sila yung magagawa dun. Well, nag-wild lang din ako sa Emperor's Divide. Parang hindi ganun ka-exceptional. No, it's gonna be JLC receiving a pincer maneuver mula sa members dito ng Infuse Esports. JLC will shadow dash one Prey Seeker mula dito kay Hensi. So flashes in. JLC tries to close the gap in. Oh my god! Hindi pa siya namatay! JLC will saw! Will saw the light na manggagaling sa pagpatay sa kanya ni JXC. Light tries to respond. Tries to kill Gertrude for sa flash out mula kay Light. Death Ray na patay ni Light. Dito si Gertrude over the bottom lane. Ang dami nangyayari sa mapa pero Akil is getting collapsed dito. Me hate now. ZXC gets chased here by wow. Light. And it's gonna be a triple kill. Magagaling sa IPT 4-4-0 exchange. That's the Mark 2 for you. I've seen the creator, Victor. Grabe. In-anticipate, pero hindi pa tapos. Yeah. Akong Prince was able to hit in a very good winter spite. Tingnan natin kung Kosti Blow. It will be finished by Suez and the last. Fourth pro, mga kaibigan. It's actually a 4-4-1 exchange pala because JLC fell down after that engage over the top lane. But 2-11 dito sa scoreboard on top of that 5K gold lead plus the Mountain Drake. And IPT is set to take on the mid-game phase. Well, yeah, sobrang ganda. Even hit solo kill JRM on that Jinx. Yeah, man. Crazy. Movement all around the map. Sobrang response. Yeah, ganun na nangyayari pag meron kang nakitang nag-engage sa top lane. Go ka rin sa sarili mong lane kasi at least may assurance ka na walang gagamit sa'yo. At the very least, you would want to trade up para masulit yung presence ng ibang teammates mo sa ibang lane. Well, buti pa yung top lane may assurance. Oh, yes, man. Actually, marami atang mabuti. Nalilis na mabuti. Pero engage here! Another tower dive here getting pulled up by MPD. JRF going so low but you could see that Suez will kiss the ground. Gertrude, after shutting down Suez, he gets killed there by Hate and Hate. Ultra pre-hit, mga kaibigan. Double kill tayo dito. Another 3-for-1 exchange. Massive win for IPT. And this is an Ashe with 403 and he has that 13 minion score na lang sa kanyang call. Parang ayaw na pagbigyan ng IPT dito, kumbaga ang Infuse. Pero anyways, IPT Light is gonna die probably soon. Pero makakatakas po siya dito. Oh no! Nice! It's gonna be Light. Like 2v1 yon. We being able. Bakit po sinalo? Oh my god! What a massive okay snipe in 360 MLG no scope manggagaling mula kay JRM. Grabe na. Naglalaro mahilig sa FPS to si JRM. Ayo nga pala no, sinasabi nila Asuray. Ito na 14-10 kills lang naman ang lamang. Yaman. Grabe, ang yaman na ng IPT dito. Yes, you could see that the kill distribution is going massive. It's gonna be kills all over the map, engages all over the map. JLC going for 2v1, a two-man stun!
What the hell? Naman, it's gonna be Suez fighting two, Gertrude and Hensis are receiving three members from mula dito sa IPT. It's gonna be a kill trying to peel up for his jungler, but JLC goes for the advance on Cossy Flows is now gone. Hensis are trying to gauge whatever he can do. Stunned, it's gonna be an escape. He's trying to gauge kung meron ba magagawa habang pinapanood niya yung kanyang teammate na si Rena na mawawala. Pero yun nga, grabe na aggression na pinapakita ng IPT dito. Parang, sabi ko nga kanina, hindi na nila pagbibigyan, para sa akin, hindi na nila pagbibigyan ng infuse dito para makabawi at para makaabot pa sa last, sa late game dito at magkadikitan pa sila. Pero yun na nga, kita natin, sobrang push na sila dito, trying to push the middle lane na as well. Yeah. And breaking that down. So tingnan natin kung anong gagawin ng infuse dito. Look at that one. 10 minutes. 10 minutes, 10 seconds. Nagsasabi tayo, walang masyado nangyayari sa mapa. Look at the timer. Yes. Oh, 16 minutes. Lang. Six minutes has passed. Pero and the, grabe, the KDAs, again. the scoreboard went crazy. AF. And so, alam mo yun, as in, napakatindi na pinapakita ngayon ang dalawang team na to, leaning though for the side of IPT with those calculated engaged. This is like game one and game two once again. And I would like to touch the scoreboards right now. It is all equally distributed and wow! Grabe! Sobrang sakit na dito ng ating IPT, man. IPT Light. Sobra. Grabe. Parang isang burst lang niya sa'yo ng kanyang laser. Parang wala na eh. The death ray. Oh, what? Another lock now! Pero wala, nakaligtas pa siya doon. Flash out lang, mga friends. And Enchanted Crystal Arrow is also on cooldown. I was looking if Hate could release that one. Ay! Ginamit kasi siya sa... Ginamit siya kay ZXC. Yeah. Kaya napunta yung gravity field in a very good position. Alright, so ladies and gentlemen, 17 minutes, 30 seconds. Looking into our scoreboard, makikita natin 4-17. A 13 kill lead. Whole held by IPT on top of the 9K gold lead against Infuse Esports. Makikita na front ng lead dito ay nasa kamay ni Light Plus. Actually, mula jungler nila, mula top lane jungle hanggang sa... Parang ano nila. Lahat eh. Oh, lahat talaga eh. Even ang pinakamassive dito would be Hate on that Ashe. Ngayon lang, for this best of 5 series, nakita natin ang malaking influence ng Ashe ni Hate. No, pero Shinbu and Alpha, ano ba sa tingin nyo ang dapat gawin dito ng Infuse? Yes. Para makabawi man lang kahit papaano. Considering the comeback conditions na meron dito ng Infuse, whenever you're behind, the default option would be to check out ano yung mga possible mistakes na pwedeng i-pull off ng kabilang team. All the more, para pag tinatry mo tapusin yung laro, mas nahihirapan ka i-close yung game, di ba? So, you know, it's very likely that the other team will try to force something. An objective, probably an inhibitor, an inner turret, something like pero that. Pero to be honest, mukhang sobrang mahihirapan na dito si Irelia dahil sobrang ano na ng Shen eh. Sobrang nakapag-ipon na siya and everything eh. So, sa Irelia naman, siguro sobrang kailangan niyang, kunwari, usual is passive. Magpa-passive lalo siya dahil hindi talaga siya makakatapat dito sa Shen. Yeah. Well, yeah, I agree with Aliza na kailangan i-take it slow ng Infuse right now. Lalo pa sobrang laki na ng advantage na meron ngayon ng IPT. Oh, and of course, having that Sterak Rage, sana kay Irelia, mas tatagal sa teamfight. Pwede siyang mag-Blade Surge papunta kay Ashe or kay Hate to kill it. Pero yun nga, medyo hindi na kasi siya ganun kahit. May nakita... You know, sobrang sakit ng Shen dito. Ni Jesse. Nakita akong mechanic sa Blade Surge ni Irelia. Pag nag-Blade Surge ka pala, sa likod ka lalabas. Sa likod ng kalaban. So, like Irelia, pumasok pa siya, nag-sidestep siya papunta dito, deeper, para siguro probably to predict the shadow dash dito ni Shen. Which actually is a bad position kasi mas lalalim ka sa blue side jungle palayo sa tore mo. Pero nag-blade surge siya, instantly puts him behind JLC. Wow, nice mechanic. Very good. Ngayon ko nalaman. Oo, actually. But mostly lahat ng gap closer. Oy! Oh my God. Pupunta ka sa likod. Okay, Gertrude gets collapsed on by the tiniest member dito ng IPD. It's gonna be Gertrude kissing the ground. Hedges tries to knock up JLC. He has the backup of his support. You could see that Azir is also going in. MLG! 360! No scope na naman tayo mga kaibigan dito. JLC gets the knockup, but they will fall back as they are seeing light over the edge of their blue side jungle. Flash in JLC. Ninja ang kumakain ng pala. L3-Gre combo. And now he's still going at it. Even though he's going below 20% of his health because he has the backup of Light managing to burst and securing a 4-for-1 exchange in favor of IPT.
So, sobrang laki na nalamang dito ni Shane. Pati Tore, inaano na eh. Pero pasok na eh. Wala na siyang pakialam eh. Wala na siyang pakialam sa nararamdaman ng Tore. Basta ako, papatay ko kung sino man nakikita ko. And yun nga, isipin mo, that's... Kumbaga kung ano nakikita mo, akin yan. Diba? Sa kanya na, that's 3 versus 4. And yun nga yung bot lane, nakapag-open na sa sobrang easy tank on yeah. that JLC na naman sa Shen. Grabe. Sa Irelia, tignan nyo, Trinity Force, kahit meron siya niyan, sobrang lambot niya. Yeah, 21 minutes. Wala siyang magagawa with that. Kahit nasabihin mo, so, na-buff pa yung Trinity Force na yan, walang kwenta yan kung yun na makakalaban niya. Wala siyang ibang pwedeng target. It's wala talaga. Only hit. Magagawa niya stun, gun, go yeah. away. I wouldn't even recommend targeting light yung mid lane. Lalo na yun. Sobrang sakit niya. And yun nga, sabi nga na natin, hindi pa siya ganun kakunat. Hindi siya makunat totally yeah. to para harapin yung mga bagay na yun na sobrang burst talaga. Well, yun nga rin, isa rin kasing point is yung pag nag-date search ka, predictable na lalapag ka sa harap ko. Pwede ka matuto kay Eliza. Pwede ka matuto kay Eliza. Sabi niya, kailangan mong maging makunat muna bago mo harapin yung mga bagay-bagay. Oy! It's gonna be a kill. Kissing the ground. It's gonna be Infuse taking this teamfight as they are seeing one ray of hope. Suez going all in. No, rather, Suez getting all in by Gertrude. Ooh. Gertrude managed to kill Suez. It's gonna be nice for an Irelia that is behind though, but still, it's IPT. Here comes the cavalry and another valley, but it's gonna be a skateboard tactic mechanic. QWE combo na magagaling mula kay ZXC. Still though, that's a 3-4-1 exchange. And once again, IPT is just putting all the roses against Infuse. Grabe yun. So, ano eh, yung sa Shen naman, parang sobrang ibang level na yung paasa mode niya eh. Yung sobrang unti na ng buhay niya, tapos mag-shield pa siya, parang, damn! Sobrang akala. Paasa! Akala. Sobrang paasa! Sakit nun, men! Akala ko ba malambot ka? Akala mo na patay mo na eh! Oh, akala ko ba malambot ka? Ang tigas mo ba? Walang preno-preno to si Alisa. Kanina, makunat muna. Ngayon, pati pagiging paasa. Akala ko malambot ka. Ba't ka ganyan? Magkaganyan, pre! Anyway, ayan. So, 624 tayo. That is a massive 175% lead against Infuse Esports on top of that, I would say that is 14K gold lead. Pero ito ah, hindi ako mag-get over eh. Sino ba namang hindi malulungkot, diba? Nakakala mo patayin na eh. Diba kung ikaw yung naglalaro, na parang yun na nga lang yung tinatry mo patayin, tapos... Wala, sayang effort. Well, actually, yun yung sayang effort sayang talaga. Effort. Sayang effort. Sa totoo, pag pinaasa ka. Alam nyo, sa generasyon natin ngayon, maraming nalulungkot sa maling akala. Pero yung akala mo patay na, tapos buhay pala, actually, hindi yun lungkot. Kilabot yun. Gulat na yun. Takot na yun. Kilabot yun, oh, man. Well, yun nga rin kasi considering nga yung, yun nga, yun yung kasi major changes kay Shen, yung unique passive niya. Yep. Yun yung nagdadala sa kanina yung first shield niya kada cast. Talaga malaking bagay. Wow, this is very metallic coming in mula kay Live. Oh, wow, what a nice combo. If that, it's not going to be makikita natin dito, the Baron buff plus kung ano man lahat na pinapakita na dito, pero mukhang gusto siyang patayin. Yes, Jerry's here. Yes, makikita natin yung ulti jigs na nagamit dito. Lights goes below, half hand. Wala pa naman ang matay, mga kaibigan. Pero Gertrude, oh, Gertrude, my Gertrude. Wala going na, goodbye solo. Philippines. Parang yes, wala na siyang sa mapa, parang wala lang siyang kwenta dito sa larong to be honest. Pagpasok niya, lalabas na lang ulit siya na parang, okay, ayaw ka na, wala na. Ayan, so makikita natin, JLC gets raised off the ground over that Aqua Prison. Pero ito nga yung Shen, yung ating nilereklamang napakakunat na Shen. Is it so, gonna be a GG sa tingin yeah, nyo? Yeah, parang wala na eh. This is the third inhibitor into the base of Infuse Esports. They are just ready to it. Ang weird, may Tore dito. Ah, Azir, tapos may inhibitor. Ay, walang inhibitor. Pero wow, ang sakit. Nung Braceaker pa yun, bakit lambutin dito? It's gonna be Infuse start to clear up a shutdown na magkagaling kay ZAXC. Hades now gone on top of Suez, Bankai, and only Light and JLC is remaining. JLC in a bad position. Hedges a will lead the play over that one, and Light tries to zone out. Gertrude, this is the situation kung saan pwede na pumalag ang Irelia sa isang Victor, mga kaibigan. Oh, that man! Revolters! My God! Madali ba ang MLG? Hensiso, one last prey seeker, mga kaibigan. Excited ba ating Jinx? Flashing in! It's gonna be a shutdown coming in from JRM. And still, with three inhibitors gone in their base, Infuse Esports has the heart to fight
this semifinals. Alam niyo, friends, para silang nagwalis doon. Winalis na nga nila, minop pa nila. Yes, win. Sobrang linis. Yung ano, yung Emperor's Divide. Parang walis talaga yung peg. Di ba? Lalo siya nga. Sobrang yun. Nung nakita niyo sa mid lane, naubos sila doon. Parang all in, kumbaga, dito ang infuse and mukhang maganda naman ang kinalabasan ng all-in nila. Pero yung Irelia, humabol pa rin sana eh. Yeah, but that is three inhibitors gone. Buti nilang nag-respond na yung isang inhibitor. The dragon is now live. Cloud. It's actually a Cloud Drake. Luckily, hope and maswerte, hindi Infernal Drake yung nakuha dito ng IPT. No Baron buff, but the base is just also open para sa IPT. What can that little victory do for Infuse Esports? Well, actually, right now, all what they can do is mag-defend. Yeah, yun talaga. Kaya delikado kasi talaga yung once na mapabayaan mo ang IPT. Timing na lang kung sa timing. Timing na lang kung sa timing. Wala namang objectives nasa mapa. Even the next 2 minutes won't matter, yes, outside your beach. Kaya take it slow lang. Wait lang sa inhib. And yun nga, kahit saan naman, timing defend, lang talaga. Defend, defend lang. Yeah. Yep. It's like more like a siege, no? Grabe yun. Pero yun nga, pero kahit na nakabawi ng onti doon ang Infuse, pag nagkamali pa sila sa last, probably yep, last clash yep, na to. Yep, this is probably the last clash. Goodbye, Philippines na. This is the only position. This is the only position that they can take the team fight. Yan. So, ladies and gentlemen, brace yourselves. Infuse last stand, probably, is about to unfold. Nah, this is the third inhibitor to go down. Isang pagkakamali na lang. Isang flash in cocoon. May mga flash pa yung mga wala, Irelia just gonna do is a stun. And yeah, that's over. Wala na siyang magagawa doon. Even JLC has the kid. He actually has the tankiness para ma-withstand itong damage na nagagaling mula sa Nexus Star. And mga kaibigan, this is, you know, really intense. Although this kind of one-sided, how will this game close out? It's gonna be Alexander Crystal Arrow from behind! Mga kaibigan, it is a disaster! Mula sa side dito ng Infuse Esports and everyone is just cleaning up. Gertrude, umasa na naman mga kapatid! Hey, treading through Gertrude, Hechizo, the queen, will not kiss the ground, but it's gonna be the Nexus being destroyed! Ladies and gentlemen, proceeding to the Grand Finals, you have Imperium Pro Team! Grabe yun. Wow!